Sa pressure gauge. Pressure. Parang kung height diameter, height diameter. Height. Yes. Difference. Difference, yan, nakalagay yan. Set up mo na yan. Ang sukat dun. Maalam nila pala yung sukat dun. Alam mo? SI standard instrument UUT MM lang yan. Tapos nga. Sunod. Diameter. Peak diameter. Yeah, diameter na lang. Sugan ko yun. Dial face, okay, diameter. Ito naman ako, kasama. Sige, set up mo na. Alam mo naman na ito eh. Dial. Diyan ba? Malaglag yung ano yan? Face. Ah, dyan na. Iyan naman dyan. Dali mo dito mamaya. Dial face, diameter. MM din. Kabit mo na dyan! Nandun! Yan, dial face diameter, tsaka calibration sequence. Itong procedure ng ano natin, pwede niyong basahin. Para malaman niya kung bakit yung sequence. Kung nabasa niya naman yan, naiintindihan niyo ako. Calibration sequence natin ay ABC. I-apply natin to ha. Dapat alam natin to. Ang A ay below 0.1. Ang B ay 0.1 to 0.6. Ang C ay above 0.6. Ang nakalagay dito ay sa... Sa specification natin, nakalagay ito, range, resolution, graduation, alam nyo na to. Tapos, readability. Yan, to, alam nyo na yung readability. Alam nyo na yung readability. Ano ba yung temperature gauge? Natulong na natin ito kanina. Lasing na. 0, 1, 2, 3. Kung ito yung hatiin natin ito sa dalawa, kaya natin hatiin, lalagyan natin yung readability na ito yan. Kasi ibig sabihin, kaya natin basahin sa dalawa pa yung isang, yung one na ito. Kaya,
Kaya kunto natin ang readability natin. Hashtag! Divide lang natin yung 1 sa 2. Well, 0.5. Kaya pa ako bigla. O yung readability natin to ha, alam natin yung readability. Mm. Yan lang, binalikan lang natin. May effect kasi yan sa resolution, makakapagpababa yan ng uncertainty. Kiss me again. Tapos, manufacturer, model, serial. Hashtag! Serial ha. Yung model. Kadalasan sa ano eh, walang model eh no. Sa pressure gauge. Hmm. Tapos ang minsan nilalagay natin ENA37. Hindi model 'yun, guide 'yun eh. Ang mga kansan ginuha ang guide. Hindi yung model, yung mga EN na yun. Kasi minsan makikita mo rin yan sa temperature eh. Hmm. Sa bimetal, may EN din eh, ENA37. Yun na yung sa scale yun eh, sa scale. Tapos, identification, alam na natin to. May nadagdag lang dito. Ano? Pinigilan na. May nadagdag lang dito. Mounting position. Kasama yan. Mounting position. Ito, anong position to? Anong position yan? Sino tiyatanong mo? Pumili ka ng taong tatanungan mo. Sino ka? Sino ka? O sige, sigun mo. Pili ko pangalan kasi tawag ka sa pangalan. Teka. Ha? Teka. Bakit? Ano ba yung resulta? Ano ka? Ha? Ano ka yung... Paano na nalaman? Ano? Dito na nga ito. Oh, kanta ha? Nalaglag na lang. B-1. Kaya kinawa ka full fit eh. B-W-D. B-W-D na yun. Kailangan natin, ba't may ganang tumalo talaga tayo, no? Yung sa amin, nilagyan ko ng dikit. O yan. Meron tayong sinamang, sa procedure natin, o sa datasheet natin, may nakalagay kung anong mounting position. Ibig sabihin, kung anong... kung paano siya nakakabit doon sa halimbawa sa onsite natin, kung gaano siya nakakabit doon, dapat natin siya i-calibrate na mounting position. Halimbawa ito vertical to eh, yung vertical nakaharap sa iyo, nakaharap vertical, nakaharap sa iyo yan ay vertical, vertical at vertical daw horizontal, dalawa lang yan, vertical horizontal. Yung horizontal bibigyan ko na babae. Yung mounting niya, saan ba yung mounting niya? Yan. Saan yung mounting? Nandito. Ano yung mounting? Ay, hindi. Hindi, nandito yung ano niya, mounting pwede. Position. Horizontal. Yung thread. Ito, nandito. Yung thread, yun yung ano, yun yung mounting, yung thread. Oh, yun yung mounting position. Basta mounting position, vertical or horizontal. Yung mounting position, ang ina-identify natin doon, kung paano ko mag-reading, ano ba yan, naka-vertical ka, ito horizontal, nakadapa, ganyan ang reading mo. Pwede pa mag-reading ang nakahigad? Bawal. Hindi bawal yun. Bawal? Oo, sa iyo bawal, pero hindi yun bawal. Kasi bawal. Mayroong machine, hindi. Hindi yun bawal, tingnan mo sa guide, wala nga kasing guideline eh. Pwede yun, kasi mayroon talagang gauge, kaya para kaya nga ito inano eh, kasi hindi sinusunod. Mayroon talagang mounting position. Eto, halimbawa. May machine, di ba, sa barko. Hmm. Yung mga pressure gauge yan, nakaganyan yan. Hindi yan nakaganyan. Nakaganyan kasi nag-ano ka, nandyan yan eh. Kasi, ito, pinabrigay ito para sa ganito, sa higa. Kagaya yung mga autoclave na ganyan, autoclave na ka-plat. Kaya yung ano yan, naka-screw type, meron pa itong, may ano dito, yung parang plat na ganyan, tapos nakaganyan. Dati bawal. Hindi nga bawal. Dati lang yon. Pero bawal. Ay paro. Kung anong mounting position, huwag mo kasi pilit yung ano, wala ka namang guideline eh. Okay. Kung may guideline, okay. Yung mali yung sinasabi mo dati, yung tinuturo sa ano, hindi ako magbabanggit ng company, mali yun. Ha? Mali yun ha. May mounting position tayo. Dati wala tayong mounting position, lahat tayo vertical mag, ano. Pero mali. Kaya nga ang purpose nun, kaya nandito, kasi pag ganun nga yun. Alam pa ganito, lalagay mo pang you. Ay, bumili ka lang ng ganito. Kaya ito nabilin mo. Kaysa mag-yoyo ka pa. Eh, nakaganyan, nabilin mo ganyan. Ay, bibili ka rin, gang-yoyo ka pa rin. Ba't ka, anong purpose nun? Para doon yun sa mounting position na horizontal. Tama?
Tama ba yung pag-aaral ko? May purpose kung bakit ang binili mong gauge ay nandito yung trend. Ang purpose nun, pag-anyan. Pag-anyan, pag yung... Eh, paano? Pag yung linya ng tubo ay nakagayon, tapos ang trend din nasa trend. Paano trend? Ano yung vertical? Ganito ka. Paano ko magbasa? Nakarap sa'yo? Vertical. Nakaganyan ka, kaganyan ka, horizontal. Hindi, nakaganyan din yung tubo. Nakalikit din sa tubo. May ganun kasi akong nakikita. Paano pa yun? Yan ba yan? Gage? Ito tubo. Nandito yung trend, nakaganyan. Pero paano nakapit eh? Hindi, paano? Horizontal. Paano ko magbasa? Nakaharap ko rin. Vertical yun. Hindi, pero nandito sa likod. Sa likod yung trend. Pababa yung trend niya, ano, pang ngayon. Para nakaganto sir, tapos ang tubo eh. Patayo. Pag ganito, tapos pag ganito. Nakaharap pa rin sa'yo, vertical yun. Tingnan nakaharap na. Sa'yo eh. Ngayon, kung mali ang gauge yun, hindi kasi ang yung gauge kasi na nabili na gano'n. Ba't hindi na lang kasi gano'n yung bilin mo? Hindi kasi nakatayo ang gano'n. Nakatayo yung gauge. Para na naman, alba nakatayo yung, nakagano'n yung tubo. Tapos yung dikit mo. Kasi pag, yan kasi. Yeah, nakita ko din yun eh. Oh. Sa mga fire pump. Oh. Kasi pagkaano kasi, ang iba kasi, ang old model kasi nilalagay, yun, gano'n, nakadikit. Ang bago na kasi, meron na kasi gano'n, nakaganyan na. Ang bago na. Nakagilid na. Yung dati kasi, nakadikit. Bala sa lang pagbabasaya natin. Sa fire pump. Yung ano, yung hindi sa thread lang. Kung saan nakaharap sa'yo. Nakaharap sa'yo, vertical. Kasi doon siya nagme-measure. Doon makikita mo naman yung correction yun eh. Ngayon, nakaganyan na yung lahat na yun eh. Tubo to. Oo. Sa gilid, ganyan na yung lahat. Dati kasi, meron nakaganyan. Oh, mayroon nakaganyan. Nakaharap sa'yo. Nandito yung trend, pero nakaganyan. Oh, vertical pa rin. Vertical may calibrate. Doon yung mag-U. Pag ginalibrate mo. Kasi, halimbawa ito, inabutan mo. Kung nakaka-encounter pero yung gauge. Pero ang position nun. Vertical. Horizontal. Ang position. Kasi pag nakaharap sa'yo. Vertical. Vertical. Basta nakaharap sa'yo. Pag hindi nakaharap, nasa baba mo. Halimbawa, kahit ito ang gauge nito yung nakaganyan. Hmm. Oh. Vertical pa rin yan. Pero pag nakaganyan na yan, ang reading mo pa ganyan na, horizontal na yan. Ano? Kasi may nakita din ako nung gano'n. Sa mga fire pump ko rin lang. Kasi dati kasi, sa amin nasa dati, hindi mo daw pwedeng i-calibrate ang gauge ng nakaganyan. Eh ito ang tanong. Saan ba siya working? Eh nakaganyan. Eh hindi mo pala pwedeng i-calibrate sa ganyan. Ba't nag-work yan sa ganyan? Mali ang gauge mo. Bumili ka ng gauge na ano? Katayo. Ganyan. Tapos dapat ang built-in mo, hindi pa ganyan, pa ganun din. Hmm. Eh dun yung nag-work eh. Tsaka yan, eh ang bawayan. Yung reading niyan iba eh. Yung reading nito iba eh. Iba yung correction niyan. Eh ngayon, kinalibrate mo sa ganyan, eh in-install mo ganyan. Iba yung correction niyan. Kasi may atmospheric pressure to eh. Hmm. Yung atmospheric pressure niyan, may ano yun, may initial reading yun. Ano, nauha, bakit? Dito. Ba't may ganyan? Dati wala yan eh. Pinaanan ni Sir na yan, ni Sir Obe. Kailangan naman ang position. Yung naano ko naman, dati kasi, ang pagkakaalam ko talaga, pag kinalibrate, vertical lahat. Oo, ganyan. Oo, okay, ganyan din siya. Kailangan pala ng mounting position. Pwede hinanap namin sa DKB. Nakalagay nga. Nakalagay sa mounting. Kailangan pala ng mounting position. Kung saan mo siya inabutan, kung saan siya working, doon may kakalibrate. Kasi may effect ito. Correction. Iba yung pag-correction dyan. Pag ganyan, bawa, tinan mo, makikita mo, sakto. Pag ginanap mo, hindi na sakto. Sakto. Oo, oh, mag-ganyan ka. Iba na. May correction na. Oh, dyan, sakto. Yan o. Yan ay pinahin din sa atin. Pero sa Southend, wala pa to eh. Pero nakita ko yan sa DKB. Binuksan namin din sa COVID din. Tingnan namin. Dati wala, ngayon lang wala. Tapos ito pa. Ito pa ang dagdag. Dati wala to. Pressure medium. Pressure medium. Air. Air. Water. Oil. Familiar kayo dyan. Air, pneumatic. Pump. Water, yung hydraulic natin. Minsan oil. Pero wala tayong oil ha. Wala tayong oil. Water lang. Pero pwede rin yan lagyan ng oil. Pero dapat hindi yan sa water. Pag sa water, water lang. Water na lang. Kasi magkakaseparate yan. Iba yung gasket yan. Ngayon, pag nag-calibrate ka dyan, dapat water na anahin mo. Kasi iba-iba yan. Dapat hindi magkakasama ang fittings ng air, water, oil.
Ano, tama ba 'yan, Jeff? Ano? Bakit? Kasi minsan may gauge yung snow, di ba? Pero kung lagi mo pinagpupukos yung pito, nagtatama-tama lang. Iba ka kung pito dito, iba ka kung yung tama dyan, sa iba. May yung snow oil. Oo, masisira yung ano. Yeah. Kaya makahiwalay talaga pito. Kaya yan pinaghiwalay-walay. Water point. Walagat ko na bakit pinaghiwalay-walay. Huwag ka na masama-sama. Merong gauge sa yung snow oil. Meron tayong ibang grouping things. Hindi, okay. Ito, parang ito yung pitin natin. Nakakatama ito sa mga pitin. Yung mga pneumatic, dapat makahiwalay sa... Hindi, nakahiwalay na yun eh. Hmm. Wala tayong ibang pitin. Dapat mayroon mo tayong isang set ng pitin. Yeah, pinahihiwalay kayo hindi. Lagi tama na naman. Hindi, kaya nga, kasi wala tayong ibang pitin. Iisa lang yung lahat. Kung saan ginagamit, doon dapat i-calibrate na mounting position. Ayun, sa height difference. Okay. Sinuwan mo yung height ng boss as horizontal pag nakaano siya mounting. Hindi, kukunin mo naman. Dito. Dito pa rin naman yan eh. Doon pa rin yun. Pointer pa rin yan. O yan, ito yung magdag natin. Dati wala to. Pinadagdag to ni Sir Robert. Kasi findings din sa kanila. Pinakita naman niya sa akin yung ebidensya. Kasi ang pagkakalam ko nga, pag kinalibrate, vertical. Vertical daw lahat. Tapos sinabi niya, paano yung mga gauge na ano, naka-horizontal lang kapit? Doon yun working eh. Tapos ikakalibrate mo sa ano. Sabi, oo nga, no. Ba't nga may ganung gauge? Naka-purpose pala yun sa horizontal. Makikita mo yan yung gauge. Dito, parang mayroon pang thread ay tornillo ko yung tusok ng tornillo pa sa gilid, di ba? Mm-hmm. Minsan naman pa ganun. Ewan mo sa application. Basta kung saan daw naka-mounting position doon, dapat i-calibrate. Tapos, height difference. Height difference. Video. Height difference. Pointer. SI natin ay hanggang dito. 190 na yun. 190 na lang, mommy. 190. Pag mali yung natin, 270 na kalagay. Ayaw mo na, pwede ka naman mag-dito ng fittings eh. Hindi naman ako pwede. Diba boss, sabi mo dito, sa gitna. Hindi, dito. Pwede. Sa sensor. Anong gitna doon eh? Hindi, dito. Doon sa Palawan. Sabi ko, paano pag digital boss? Doon ba sa gitna? Ako kumuha ng procedure eh. Baka mali yung pagdinig mo. Sa gitna, ito yata yung ano. Hindi, sabi ko digital. Paano pag disc gates? Hindi, gitna. Kasi sa sensor. Ah, dito pala. Hindi doon. Ah, hindi. Ano? Tama doon. Dito, sa sensor kasi. Nasa procedure natin yan eh. Ayan, dito sa ilalim nitong gilaw. Hindi sa gitna. Yung gitna. Yung tinanong ko, diba? May tinanong ko sa yung disc gates dati. Baka ano, hindi digital ang nasabi mo. Disc gates. May test gates kasi analog. Baka analog yung... Baka nasa isip ko analog. Bate. Lagot ka. Wala, misno lang pala eh. Miniso. Basta pag dito hanggang sensor, yan ang sensor niya nandito. Yan dito. 190 pala. Pero pwede yan maging 200 tumaas pa. Ano ba? Nang iba kayo ng fittings. Hanggang dito lang yan. Yan. Itong gitna. Ha? Sa tuktok. Puti, wala nang sensor dyan. Ang ano kasi niyan, yung height difference nung dalawa. Yung sensor. Dito kasi siya. Niya. Tapos ito dito. Nandyan. Kasi yung lagi, 200? Pwede rin naman na 200. 220 ba yun? Hindi, 220. Hindi, mga 190 lang. O, 220 nga.
20. Sensor. Nakalagay doon sa procedure natin eh. Kung makikita yung procedure natin, meron akong guhit doon. Hanggang dito. Tapos dito, dito. Meron tayong procedure doon. Ayun yun eh. So pointer. Pointer. 220. 201. 215. 215. 216. 215. Basta yan. 190. Basta nakapix na yun. 120. Oo, fix na yun. 190. 220. Oh. Hindi na gitna ng digital ah. Wow, wow, wow. Kasi 220 na naman ko. 220 kasi dito sa sa gitna. Hindi kasi diyan ang sensor niya. Ang sensor talaga niya nandito. At ito, ano na lang 'to, LCD lang 'to. Ang sensor talaga niya nandito. Kumbaga, yan lang 'yung ano niya. Ang tawag doon, yung board. Oo. Real face. Kaya natin kinukuha yan, meron kasing computation ng uncertainty and height difference. Yung uncertainty yan, bukomputin. Height difference. Dagdag na yun. Ano ba? Nakuha ang 0.001. Dagdag na yun sa uncertainty. Plus na yun sa 0.1 ng resolution. Kung baga magpa-plus-plus kasi yung ano yan, yung uncertainty. Ano ba? Nakakuha tayo ng resolution na 0.1. Ay, nakuha natin dyan 0.01. Meron na tayo 0.11. Dagdag na yun uncertainty. Tapos, base diameter. Ayan, 2 inches pa. 3 inches pa. 60 mm. Ayan na, 60 mm. Saan susukat? Sa loob? Sa loob. Yung base, dial base. Yung glass? Loob, loob, loob. Yung glass. Puti, yung dial. Yung glass na, glass. Yung puti, loob. Ayan na yun na yung may yung puti. Kung ano ba, maliit yung gano'n, pero lagi naman sukat dyan dito sa glass. Ah. Yan. 60. 60. Tapos, ano pa? Accuracy. May accuracy pa pala. Hmm. Ano accuracy nito? Yung iba meron, ano? 1.6. Eh, paano kung wala? Paano na? Paano kung 1.6, tapos parang 1.0 siya, tapos parang tingin mo parang pasira na. Pero walang ano? Meron nakalagay. 1.6. Sundin mo yung 1.6. Sundin mo agad. Ito lang, para lang sa wala. O yan, 1.6. Minsan kasi may nakalagay ito 1.6, ay walang nakalagay. 1.0. Paano gagawin mo? May ayusin mo. Paano gagawin mo? Wala. Ano sukatin? Windle. Windle, mayroon tayong punta. Ay, walang 1.6. Walang nakalagay na 1.6 dito. Makalamin mo yung accuracy kung ano. Huh? Ano yung accuracy? Paano? Ay, dyan po sa table. Nakalagay. Ikaw. Pag na, Joshua. Paliwanag. Paliwanag po, Joshua. Nasa table. Dyan. Ito. Papasok dyan yan. Sub-dial face, ha? Hindi sa gamit. Saan mo i-base sa gamit? Wala nang nakalagay. Yung sa? Depende lang sa ano. Dito sa sub-dial face. Lakasan mo! Eh, kaya mo yan! Dapat lakasan mo para marinig niyo po si Soy. Tingitin mo si po si Soy, ha? Ah, ikaw daw papalit sa trono niya. Ano kaya? Wala trape mo. So, baka mamaya naglagay kayo ng accuracy, hindi nyo alam yung... Oh, sakot ni Rinde. Sabi nga si Nesu, 1.6 mo na. Ganun eh. Narinig ko kasi Nesu eh. Pag accuracy daw, kung nakita mo naman ano yung gabi, 1.6 mo na para safety. 1.6 daw sila eh. Bakit? Para safety daw. Applicable sa lahat. Saan ka binibigay? Ano sa loob? Hindi, pipinan. Ah. Hindi, pipinan. Ito, papasok dito. Sabi kasi ni Iso eh, 1.6 eh. Kasi tapos sa lahat. Ano? Lalo na question doon, 1.6. Ito, ilan? Ay, pwede naman yan ang 60. Pwede naman sa 1. 63.
1.1 pwede. Pwede naman sa 1. Chat, 1.1. Asan ang 6 day? Yan, 63. Pwede sa 1. Pwede sa 2.5. Pwede sa 4. Pag maganda gamit, ewan mo, pang medyo na kayo, 1.5. Pag sobrang pangit mo, 2.5. 4 mo na agad. Yan, si Quince. Ano? Anong paliwanag? Paano mo nakuha? Sir. Ano? Ilang, di, ano ilan yung ilalagay mo naman? Anong accuracy? Depende sir kung ano ba, sa so what not. Ito, anong accuracy nito? Ilalagay mo. Ilalagay. Hindi, sir, yung pag may nalagay, hindi yun na nalagay ko. Wala, wala nga, wala nang nakalagay yung. Ano nalagay mo? I-judge mo. Ano sa'yo yun? Lagay ka sa pandemya, ano? One. About one? Ang ganda naman. Paano mo masabi? Pag-iwanang nalagay. Hindi, bakit nga? Paano nga? Paano mo nga mako-convince pat one ang nilagay mo? Paano mo nasabing one? Got total things. Hindi ako, pwede kong i-declare lahat maganda eh. Pwede kong i-declare ng 4 yan eh. Ano? Sirit na. Ikaw, Sunny. Ikaw, Windin. Alam mo. Baka may input. Baka alam mo, tinatawa mo lang kami. Pinapatagal mo lang at para ano. Ano? Para may dinner. Para may dinner. Ano? Wala na. Ano? Para may dinner. Ito kasi yan. Kinuha niyo yung dial base, para saan yun? Para sa diameter, ay para dito sa accuracy. Makukuha niyo kasi yung accuracy based dun sa diameter. Ngayon, kung halimbawa meron na, wala na kayong hirap, may nakalagay 1.6, eh kunin yung diameter 1.6, hindi na kayo maghirap doon. Pero kung wala, mag-base kayo sa diameter. Ngayon, pwede natin kasing hindi na isama doon diameter. Hindi na natin lagyan ng specs. Pero dahil sinama ko na sa date sheet, sulatan na rin natin. Pero ang purpose niyan, guide dyan dito. Nakikita mo nominal size? 40, yan yung diameter ng gauge. Ngayon, saan siya papasok? Sa 63. Yung may X, dyan yung papasok. 1.6, 2.5, 0.4. Ikaw ang mag-decide dyan. Kung nakita mong maganda ang brand, alam mo yung bago. Maganda yung brand. Maganda yung gauge. Tapos oil filled pa. Oh. 1. Pwede kang 1 dyan, pwede 1.6, 2.5. Kung pangit na, 2.5 mo. Kung wala na, 4. Kung kalawang na. Oh, ay, depende sa iyo kung 4 mo o 2.5. Kalawang na, tapos fade na. O ikaw, anong pipiliin mo? Di-decide mo. Pero may factors na yung pinagawin ko yung 4. Pwede. Wala namang mag-ano sa'yo nun. Iyon ang nakita mo eh. Iyon na, pangit na yung pangit na kalawang mo. Ba't 4? Kasi i-rate mo lang yung unit talaga na. Ikaw ang mag-rate doon. Di ba, mayroong... Pag-answer lang na yan, 1. Oo. Kaya? 1.5. Kung wala lang 1.6. Ano sa'yo? Anong... 1. Kung wala mo, walang 1.6 na nga. Hindi. Basta... Para ito. Ano yung... Yan, yung... Ito kay Joshua, 1.0 sa'yo. Anong sa'yo? 1.6. Oh, 1.6. So, sige, hayaan mo na, dalawa. Hayaan mo na, dalawa. Pwede sir, yan. Hindi, mamaya, ito. Pwede na, pwede, magiging pwede yan. Parehong pwede. Lahat yan pwede. Ikaw nga magde-decide dyan eh. Kung baga, lahat tama, sagot mo dyan. Dapat, pero dapat isa lang ilalagay mo. Isa lang. Lahat tama yung sagot mo dyan. Kasi may X nga dyan eh. Ikaw magde-decide dyan. Wala mo nga yung medyo kalumaan ng mga pwede to. Ngayon, ganito. May purpose yan lahat. Saan yan papasok? Sequence A, B, C. So, si sir. C, bakit? Greater than 0.6. 1 eh. 1.6 eh. Mababa na, 0.6 hindi nga nakaabot eh. 1. Sobra. Diba? Pag 1, si pa rin. Pag 1.6, si pa rin. Wala pa rin. Wala kahit 4 yung piliin mo dyan, si pa rin bagsak niya. Ang purpose kasi ng pagkuha ng diameter, pagkuha ng accuracy, para yan kung anong sequence na gagawin mo sa calibration ng pressure gauge. So, okay. Si pa rin. Kahit piliin mo yung pinakamataas, si pa rin yan.
Kinin mo 1.6, si pa rin yan. Wala, walang issue, walang kaso. Ano? Tanong. Anong tanong pa? Sariling. Anong tanong pa? Wala na. O, oh, diba? Tama yung 1.0, tama yung 1.6, 2.5, 4, tama yung lahat. Kasi si pa rin yun. Ang target mo dyan, paano makuha yung ano? Ngayon, dahil nakuha mo na, cycle 1 na lang. Yeah. So, bakit cycle 1? Increasing. Isang increasing. Wala tayo ito. Nagpasa ka ng ano, ano yung cycle 2. Yan, di ba? Cycle 1, cycle 2. Pareho lang yan, increasing, decreasing. Hmm. Ay, increasing. Standard at UUT, pareho lang yan. Basta kung ano yung resolution ng UUT nyo, ito, yun din yung resolution. Nung ilalagay nyo dito. Bakit ay gaganan ng cycle 2? Tanong mo kung bakit cycle 1 lang pagka sequence. Hindi nagbasa. Nagbasa? Hindi lang naalala. O bakit cycle ano lang? What cycle lang? Sige, Jap. Alam mo yung message ka, Jap. Bakit cycle 1? What cycle 1 lang daw? O bakit cycle 1? Dalawa na sa data sheet. Dalawa na sa data sheet na. Dalawa na sa data sheet eh. Cycle 1, cycle 2. Pero mas malinaw yung procedure natin. Oo. Yung ano kasi, yung ABC. Pag A, ito yan, ayun, sequence A, dalawang cycle. Yun ang guideline. Pag automatic pag A, dalawang cycle. Nasa guideline kasi yun. Susundin natin to, ito yung sunod. Oh. Tapos, tatlong maximum, preloading, ano yung preloading, maximize, ima-maximum muna. Tatlong beses na ganoon. Tatlong nakalagay dito eh. Tatlong beses bago sa... Pero sa procedure natin nakalagay yan. Tatlong beses. Isang... Max mo muna. Max muna. Pahinga ng konti. Baba. Pahinga ng konti. Tapos atas ulit. Pag sa sequence yan ha. Basta tatlong ganoon. Pag B, isang cycle at kalahati. Dalawang preloading. Ayan o. Dalawang preloading. Isang increasing, decreasing, pahinga, increasing, release. Tapos na, release na na, wala na. Yung C, isang cycle lang. Isang preloading max, ito naman lagi natin ginagawa. Ima-maximize mo sa 100%. Tapos pag 100% na, i-release mo. Doon, titingnan mo rin kung may leak yung gauge mo. Ano ba, naka-max ka, tinamang may leak. Kung walang leak, pwede ka na mag-start ng calibration. Tsaka na-exercise mo din yung pointer. Baka mamaya nakasabit lang sa ibang gear. Na pumitik siya. So sabit sa gitna ano? Nakahirap ka, okay ka, kumakadita. Mati yun, ha? Pag ano eh? Pagiging maximum. Ang Diyos, parang ginagawa ng Diyos. Maximum, uy, malayos maximum. Adjust ko na agad. Ano? Naintindihan na? Reading. Sequence A, B, C. Lagi naman tayong sequence C. Tuwing niya pagkagawa ko, magpapatulungan ko. Uy, audit kayo dyan. Tatanungin nyo ng audit. Bakit kayo nyo? At tatanungin nyo yung bago. Anong palawag dun sa sequence A, isa lang cycle? Kasi useless din. Kapag ganun ba, nag-dalawang cycle ka, ganun din reading nun. Kasi ang graduation mo dyan, malaki. Ganun din. Tsaka, papasok na yun dun sa uncertainty nung makukuha mong gamit eh. Yung cycle ko. Kung baga useless din, kahit magdalawang tatlong cycle ka pa dyan, ang reading mo dun pa rin. Depende na lang, ang nagiging sequence A kasi, test gauge. Bago sa... Ito, ang sample nito, test gauge. 0.1 yan, digital. Digital pre-reads. O, 0.01. Magbabago-bago yan, malikot yan. Pero yung mga pressure gauge, ano pang graduation ng 2? 1.5. Madalas nga, 2. Madalas nga. Malaki na yung 0.5. Oo. Hindi masyadong... Ito, parang timbangan. Ano ba? Nagtimbang ka. Ang resolution mo, 1 kg. Hindi malikot yun. Kaya isakto mo yun. Hindi ka mahuli doon. Hmm. Pero pag analytical mo, nag-calibrate ka sakto lahat. 100.000. 100.000. Hindi yun totoo.
Hindi totoo yun. Apat na ano yun eh. Apat na sila yun eh. Walang hingahan yun. Walang hingahan. 100.000. 100.000. 100.000. Paano nangyari yun? Malikot yun eh. Ito, tinagbago lahat ito. Yung toy battle, zero. Magkaroon din sa gauge. Siyempre, pag bumawa ba yung resolution, kumbaga, lumilikot yung reading. Ito kasi, hindi na malikot yan. Hindi yan lumilikot. Bakit na? Nakuha niyo na kung bakit. Halimbawa, nag-calibrate ako ng timbangan. Pag timbang ko ng 20 kg, ang resolution niya ay 2... Halimbawa? 2 grams. O mga... Halimbawa, mga... 0.0 kilogram. Iramdam ko na yun na hindi malikot. Eh, pero kung ang resolution mo ay 0.00001 gram, pag timbang mo yun, nasaan doon sa sunod? Na malikot yun, may iba na reading mo. Pero hindi lang ayaw. Totoo mo din ba yung ano? Special accuracy, high accuracy, hindi mag-accuracy. Saan? Timbangan. Ay, wala pa tayo, nasa pa tayo, pressure gauge ko tayo eh. Kamaya, dadaan tayo dun. Tapos, ano ba tayo? Tapos na. O, alam na nga sa cycle ha. Opo. Basta yung resolution, decimal nyo dito, copy nyo dun sa resolution nyo. Sa unit under test reading, kasi reading siya, hindi siya setting ha. Sa test point, okay lang yan kahit walang decimal, may decimal, okay din, walang problema. Dito, pag reading, kung ano yung reading nyo, na actual na tingnan nyo, kaya reading nyo, 0.1, point lang lahat yan dito. Kung ito digital, 0.01, 0.01 din siyempre dito, kasi reading siya eh. Kung ano yung nakikita mo, yun yung susulat mo. Tapos kung ano yung nakikita mo dito, yun din yung susulat mo dito. O kaya, kung 0.1 to, 0.1 dyan, may 0.1, 0.2, 0.3. Kung PSI. Oo, kung PSI. Hindi mo yung hindi ko set. Pero kayo pa kung ano na yung tindihan. Kung inches mercury. Ano? Kuha na. Kasi standard natin ito, hindi nasama ng calibrator. Ayun na lang. Kung inches mercury, negative. Ang pag-rating, sir. Pag-back yung negative. Pag ganito, ano ba yan? Hindi mo na kailangan mag-negative dyan. Kasi yung sa gauge niya ay wala namang sign na negative. Okay lang yun. Understood na yun. Napag-vacuum, ganyan. Pero kung halimbawa, compound gauge siya, negative talaga. Negative talaga yung ano, tapos positive yung isa, pataas. O kaya ganito, negative. Graduation or negative? Halimbawa, digital, ginamit mo, negative dyan. Kasi yung indicator mo kasi, traumatic. Negative. O negative kasi yung ano mo, indicator. Yung ano sir, rating. Ang isasakto, yung UT. Oo, yung UT. Sa pressure gauge, ha? Tsaka sa mga temperature. Pero sa temperature kasi pwede mong hindi isakto. Kung masipag ka nga mag-input, pwede mong hindi isakto yun. Pwede mong gawa ng 0.1. Pero kung ako, isasakto mo na. Tapos ito, sakto dito. Okay na. May tanong ba? May tanong ba? Tapos ganyan ha. O ganyan. Pero kung halimbawa ang drama mo eh, isa lang, hindi na, ganyan. Mayroon, may nakita ko ganyan eh. Ako yun. Ikaw yata. Ano ba yan, yung blanco mo? Ang blanco mo, ganyan. Yeah. Pero pag mga isa lang, das ka na lang, mas mahaba pa yung sa dalawa. Mga dalawa. Das na rin, mas mahaba pa yung sulat mo, mas mabilis nga yung ganun eh. Ano ba, marami. Blanco yan, ganyan, isang ganun. Pero kung dalawa lang yung blanco, dash na lang. Ako karoon. Gawa nga ganun, isa lang, 7 pa yung ano eh. Masin sa'kin, pag-adjust. Adjust daw, adjust. Adjust na. Saan? Wag na! Kailan mag-adjust ng printer? Mag-adjust nyo. Wag na. Ipwede mo pala ko ito. Makasama sa akin yun? Kailan daw mag-adjust ng printer? Alam mo yan. Malayo. Marunong mag-adjust ng printer? Marunong pa naman eh, wag na. Ikaw ba marunong mag-adjust ng printer? Ay, kawawa ka. Wali ka pandito. Eh, siyempre, maganda lang yung reading. Oh, maganda lang yung reading niya lagi. Ano mo mag-adjust lang? Pagandahan ko na. Hindi, hindi. Takata kasi maganda na reading kaysa sa mag-adjust. Hindaya na lang. Basta. Hindi daw dahil discarded. Discarded tawa daw, hindi daya. Discarded daw yun. Hindi ganda ka na yung rating. Basta yung presyo, depende daw daya. Mamaya pang pala yun, mamili pala lang. Toto ang customer nun. So, ba? Paano muna, ano yan, okay pala yan? Kaya yan, sir. Daya, meter. Daya, meter. Pwede ko, ay, yung sinasabi pala ni Gwede na ano?
sa training, oh, may iba na naman, oh. Meron pala tayo. Yung sinasabi mong accuracy ka dyan, yung medyo accuracy ganun, hindi natin masama, hindi naman kasama sa leadership pa yun. Sa training ka yun, sa training. Sa training ba yun? Kaya competition niya, sa resolution, di boss, sa training. Sa training ba yun? At may certificate kami. Sa weighing scale. Hindi, yung training natin ba? Weighing scale, yung may two, one, two, three, four. Yung training natin ba? Pressure? Pressure yun sa atin. Ayun, yung sinasabi ko, wala naman sa data sheet yun eh. Wala ba? Wala yun sa data sheet. Ano yun eh, sa mas yata yung nakasama kayo. Dapat ano, ma-identify nila yung ano yung ano. Kung anong gagamitin. Accuracy, o anong gagamitin test. Pero may nakasulat ako dun sa ano eh. Sa procedure natin. Sa classification ba? Basahin nyo na yung procedure, dito na yun eh. Walang classification. Ulit na ulit. Sige, close mo na yan. Loko nila. Nila mo ka lang. Hindi, i-close mo na. Panibago mo ulit eh.